Bumaba ang bilang ng mga nagugutom sa Metro Manila pero dumami naman ang sa Mindanao base sa isang survey. Ayon sa National Anti-Poverty Commission, mahalagang matutukan ng kasalukuyang administrasyon ang sektor ng manufacturing at agrikultura para mas makalikha ng mas maraming trabaho at makaahon sa kahirapan ng mga Pilipino. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Pangkaraniwan na raw sa grade 2 student na si Tami Narca na pumasok sa paaralan nang hindi man lang nakapag-almusal. Matagal na raw kasing walang trabaho ang amang may sakit, kaya umaasa na lang sila sa limos. Swerte lang araw kung dalawang beses sa isang araw makakain ng mag-ama. Anong kinain mo kaninang umaga? Wala. Bakit di ka kumain kaninang umaga bago mag-school? Wala pagkain, gaganina tanghali lang linuto. Madalas nga raw manghina sa klase si Tami dahil sa gutom. Hindi na lang po ako kumakain. Anong ginagawa mo pagka nagugutom ka? Pag hindi ka kumakain, ano na lang ginagawa mo? Tutulog. Para? Di magutom. Isa lang ang pamilya ni Tami sa milyon-milyong Pilipino na kararanas ng gutom. Base sa pinakahuling hunger survey ng Social Weather Stations, umakyat yan sa 3.1 milyong pamilyang nakaranas ng gutom sa loob ng 3 buwan mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mataas kaysa sa 2.6 milyon noong Oktubre hanggang Disyembre noong nakaraang taon. Bagamat bumabaraw ang bilang ng mga nagugutom sa Metro Manila, umakyat naman ang sa Mindanao. Ayon sa National Anti-Poverty Commission, pinapatunayan daw ng survey na hindi naging epektibo ang ilang hakbang para labanan ang kahirapan sa bansa. Ibig sabihin lang yan, talagang napakalaki ng problema natin doon sa kagutuman at saka sa kahirapan. Kaya ayon sa NAPC, mahalaga raw natutukan ng Duterte Administration ang sektor ng manufacturing at agrikultura para makalikha ng mas maraming trabaho. Nang sa gayon, siguradong may kakanin sa araw-araw ang bawat pamilyang Pilipino. Para yung nagbibigay ka lang ng isda, dapat talaga turuan mo silang mangisda, no? Bigyan mo ng tools. Bernadette Reyes, GMA News.